teddy bear. Napakaraming mga misconception tungkol sa asong pitbull. Sabi nila, ang mga pitbull daw ay talagang pumapatay na aso at napakaraming mga states sa Amerika kung saan bawal mag-alaga ng ganitong uri ng aso. Kadalasan silang kinakatakutan dahil sa kanilang malakas na bite force. Meron silang highly developed temporalis muscles kung saan nila hinuhugot ang kakaibang jaw strength. Pero ayon naman sa National Geographic noong 2005, ang pinakamalakas talaga ay mga Rottweiler, pangalawa naman ang German Shepherd at pangatlo ang mga pitbull. Pero totoo nga bang dapat nating katakutan ang mga pitbull? Pataas kasi yung drive niya. So, mahilig po siya sa mga activities. Talagang kailangan mag-research ka muna. Papag-aralan niyo muna yung breed standard or yung pitbull, kung ano yung attitude niya, kung ano yung kaya niyang gawin, kahit anong aso po. Kailangan po talaga ng time, ng dedication, socialization sa ibang aso at sa ibang tao. And also, based on my 18 years, na wala po akong personal na nakita na nangagat po si American Pitbull Terrier. Kilalanin natin si Tracy, isa sa mga nabiktima ng charm ng kanyang nakakatuwang pitbull na si Glory. At first, may hesitation, of course, kasi parang vicious mo siya titignan, discrimination about the breed. Pero napatunayan ni Tracy na walang dapat katakutan sa napili niyang uri ng aso na gustong alagaan. She's a very chill dog. Sweet siya sa ibang tao. Tapos once in a while, pag binabasaan ko siya ng book, nakakatulog siya. Pero ang sweet life ni Glory, nagmula pala sa mapait na nakaraan. 2012 nang mailigtas si Glory kasamang 260 pitbulls mula sa sindikatong gumagamit sa kanila para sa dog fighting. Karamihan sa kanila nung nakuha ganun, sugat-sugat, battle scar na dog fighting. Lahat talagang labas yung bone, payat na payat. Pinakabahay nila is soil drum na binutasan na sa gitna, tapos with heavy chain na nakadikit sa kanila. So pag naulan, buhaba siya, sobrang putik. Well, kapag maaraw naman, so para siyang sobrang init naman sa drum na yung dog hindi alam kung saan mag-i-stay. It's not really okay for any type of being. Talagang umiiyak ako dahil sabi ko, how can anyone do such a thing? For the sake of what? Hindi rin siya masasabing entertainment eh. Parang hindi sila tao. At nang unang makita ni Tracy si Glory, na love at first sight agad siya rito. It was memorable. She was sitting, her body was touching my body, pero her face was looking at the volunteers. She was being protective of me na. It makes me happy. She made me a better person. I love her so much. Hindi ko ma-imagine yung life ko without her. Sa ngayon, may 70 rescued pitbulls pa na nasa pangangalaga ng CARA Welfare Philippines at patuloy na hinahanapan ng bagong tahanan na kukup-kup sa kanila. Yung rehabilitation ng mga pitbulls na to, a bit different compared na sa mga alaga na aso sa bahay. So we need to make sure na yung mga magiging family nila, nandun din yung patients. Mabigyan sila ng time, effort, and love, of course. Hindi lang sila basta gagawing bantay ng bahay. Sa mga gustong tumulong, makipag-coordinate lang sa CARA through email or sa clinic or sa mismong FB page. I recommend adoption to all people. But the breed in particular, it's not for everybody. Sila, very loyal sila eh. So if ikaw hindi mo mabigay yung loyalty mo, hindi mo mabigay yung commitment mo, 100% commitment, it's gonna be unfair to the breed. Make sure that the breed is compatible with your lifestyle.